LA Haze. So yeah, both of these teams patiently farming. Pero mauuna sa turtle ay sina James. Free turtle para kay H2O. Onting kagat na gagawin ni Yahweh. And wow, NXPE sneaky turtle para sa kanila, TDZ. Yep, isa mabilis lang. Pati isa pa, idadagdag ko lang dito. Uy! Grabe, pag tumama talaga yung arrow, exactly my point ko, ano yung sasabihin ko, na kapag tumama yung arrow, mahirap to sa side ng Echo. Kasi ang daming pwedeng gawin ng NXPE. Kapag tumama, again, meron knockup ng Populin Kupa. They can follow it up with the Divine Judgment. And also, yun yung nagiging entry. Or parang go button dito ni H na mag-engage every single time. Si H2, pwede kasi siyang mid of the fight pumasok. May arrow, meron kang Divine Judgment, may stance ka pa ni Popol in Kupa. Ang daming ways ni H2O para i-land yung kanyang Tempest of Blades. Sa Hades, sumubok ng Chase Fate at nandito na si H2. There you go! H2O will go for that kill. Habang si Raplesha ngayon namumula pa rin. Flicker out for Raplesha. Pasok si Cortese ng onting sapak. Libreng purple para kay H2. 2-0 para sa NXPE. Gusto ko yung disiplina na pinakita doon ng NXPE. Meron pang chance sana si H2O na makuha yung Grok kill. Pero sabi niya, hindi na ganun kataas sa priority. Alis na tayo dyan. Alis na tayo dyan. Hindi rin sila umaalis dito sa bottom side. Renny J also with rat sanction. Lamas. Having the time of his life para sa pag-invade-invade sa top lane, hindi makapag-farm ang Echo. And now, NXP punishing Echo, pero napalalim dito si H2. Gadang wild charge na meron si Raplesha, pero makakawala si H2 dito abang si Aaron Cutie pa ang kanyang matutusok. Killing spree broke, but that is of course Hades with the chase bait. At mukhang tutuloy pa ang pagsapak ni Hades dito. Flicker out kay Yahweh, pero tatlo na pala. Apat na yung nawala. Oh no! Gulat na si Hades. Nawala na pala yung kanyang mga kampe. And NXP will take 5 kills laban sa isa na early game mag-revolve doon sa mga side lane. Oh yeah. And speaking of side lane, si Renny J ay 4-0-2 na. At ayun na yung Conterant Inferno, mahinila pa sila. That is going to be Raplesha. Nandito si Cortese sa banang gilid. Pero makakuha dito yung alis ng turtle. Labang si Cortese mo. Wala side ng NXPE. Si Yahweh ngayon tumatakbo na. Pero ayun niya maka-first kill. At sabay. May exhibition pa. Cyclone Eye sana ang magliligtas sa kanya. Pero hindi. Biglang bawi ang Echo sa may kuha ng Torres sa gitna. Actually, hindi pa tapos ang bubugan dahil si Curtis hinapos si H2. Pero doon na nga magwawakas. Nakakagulat na pangyayari para sa Echo. Paano nangyari nga ba yun? Wow, taga ibang klase talaga. Yung ano kasi, yung positioning ng Echo Philippines is saktong-saktong usaro na naghahintay ng stacks both Alice and Aldous. May oras no? May oras. And speaking of Aldous, Hades right now, reaching the milestone. Ay, grabe, hindi mahila. Tinusok sa ere, H2O, getting rid of the Aldous. Aldous with wings. Aldous with wings. Link with wings. Tinapos sa ere, pre! Ibang klase ang pitas na ginawa ng NXPE doon. Pero may onting pagbawi ang Echo sa baba. But NXPE with the momentum doon sa pagpitas. Also getting the top lane, H2. Mukhang ling na talaga ngayon, pare. Hindi pumapaling. Attacks na sana yon. More damage outputs na sana. And yeah, I think kung ikaw ang Echo, ang main plan mo para makabalik sa mga laban is just to wait it out. Farm lang. And NXP, kailangan mong lumaban ng lumaban. Yep, stretch lang talaga sa oras para sa Echo. Yeah, I completely agree. Talagang kailangan mag-play aggressive dito ng NXPE kasi din also need to keep in mind na meron silang Divine Judgment. At mukhang aggressive sila, Tads. Ito na, pero killing spree pa rin. Si Benny Cutie, siya pa rin na nakakuha dito ng onting kill. Amang si Icho ay tumatakbo sa bandang gilid. Benny Cutie! Pumasok pa rin and Hades may onting magbawi. Dalawa, laban sa isa, flowing blood. Pasok in si Benny Cutie ngayon. Habang si H2 hinahabol ni na Aaron. This is Echo once again turning the tables. Kutong na malutong, yun yung pinakana sa kanila ni Hades. Literal, kutos! Kutos! Kutos talaga, ang dami ng bukol. Alam mo naman kasi, men, si Hades kasi batang Pasay eh. Oo. Alam mo, maraming mga taga-Pasay ang makaka-relate. Oh! Shaking and baking! Mula kay
kay H2. Hindi ka talaga mapailing sa ling ni H2. Hindi ka mapailing, hindi mapapailing. Masyadong magaling. Makakarelate. Oh, H2! Shaking and bacon mula kay H2. Hindi ka talaga mapailing sa ling ni H2. Hindi ka mapailing, hindi mapapailing. Masyadong magaling. Ling, ling, ling. Ling, a ling, ling, dong. Ling, a ling, a ling, a ling, a ling, ding, dong. H2O. Nakakakuha ng mga magagandang pitas para iligtas ang NXPE ngayon. Sa laban na ito, kahit na may mga nakukuha yung echo ng mga four-man kills, may mga split na nagagawa si H2. May arrows pa nga kay Raplesia. Blowing blood, pasok sa NQT. There you go. Mula sa likod, nandun yung 6-8, nandun na rin yung sapak. Pero sinayawi, nakakapag-kite pa rin. Sinong main target? Sinong nandun sa loob? Nandun si James. Napagamit ng Vengeance. May Tempest of Blades pa si H2. At mukhang killing spree na si H2. Kasama na din si Curtis. Pero dalawa ang nawala sa echo. Gawin mo ng tatlo. Si James lang ang nawala. Kung ikaw ang nasa sapatos nila ngayon, meron ba silang comeback potential para sa laban na to? Yes, meron pa silang malaking comeback potential dito. Ang kailangan nila lang nilang gawin is mahuli si H2. They've tried earlier na unahin i-prioritize using the chase fate. Kaso unfortunately, laging nandun nakatikit si Rene J. Pati laging na merong knock-up stand dito na galing kay Yawi. So ang kailangan nilang gawin dito is use the brushes for a surprise attack. Kahit si Yelly Hayes o kahit si James ang i-priority nila o mahuli nila, malaking bagay na yun. Kasi pag si James ang nawala sa mapa o sa skirmishes sa team fight, wala nang frontliner ang NXP. James? Actually, si James nga nabate ni TDC. There you go. Actually, tama ka, Dads, eh. Yun yung main, ano mo eh, yun yung main target mo dapat kasi yun yung frontliner. At ngayon, sumugod na ang echo. Nag-call sila ng game. Wow. Dahil nawala. Means going for this Lord. Basag ni Echo yung baba. Ah, basag ni... Abot pa! H2O. Mabilis lang yan. Here we go. Nasaan yung retribution? Nandun si Hades. Sumasapak si Hades dito. Uy! Kalate yung buhay ni H2O. Napatempest of Blade si H2. Ngayon, nandito si Aaron QT. Nag-aabang. First kill para kay Aaron QT. Arrows coming in from Hayes. This is the Lord Dance right now. 16 to 10. Disengage muna ang dalawang kupunan. Ang sakit ng damage dito ni H2. Nakita natin yung after... Okay! Sumabog na naman ang bomba pa, Rene J. The bomb, the hitman, picking off Raflesia, clutch, divine judgment, butters. NXP na ba itong Lord na to? NXP, let us see. And Echo, nandun sa may gilid, pero yung chase bait, nahuli! Okay, chase bait ngayon, sinong tatamaan? That is going to be Ellie Hayes, down for 36 seconds, habang nasa likod, si H2O, nakikipagsayawan kay Aaron Cutie, pero tignan mo yung mga kasama niya sa harap! Kinakaldog-kaldog na ako, kaibigan Butters. Hindi kong mas maganda yung mga exchange-exchange nila. Hinila dito sa Hades. Nako, hinaabong ngayon ang bomba. Ang bomba, wala. Wow! Magagawa si Hades. Tinamaan ang kuryente. Habang si Aaron Cutie makakuha ng outplay, pero kailangan nilang tumakbo. Lipad Aaron Cutie, inert-gert ng aso. Hindi kaya ng isang Aldo si Thunderbird. Nilatigo, Latigo! 21-13, NXPE. Uy! Getting the first win, laban sa Echo. It was a good try coming out from Echo Philippines. Pero, kung papansinin mo ah,